Ayon sa mga alaman, mayroong dalawang higante sa sinaunang Pilipinas. Tuso at Tiwali ang isa, habang madunong at mabuti naman ang isa. Nagtagisan sila para sa mga likas na yaman ng ating bayan. Nagwagi ang tusong higante sa laban. Ikinulong niya ang mabuting higante sa loob ng isang bundok. Pero tunay na madunong ang natalong higante. Sa kanyang pagkakapiit, itinanim niya ang kanyang sarili. Nagsilbing binhi ang kanyang katawan na diniligan ng kanyang pawis. Paglipas ng panahon, yumabong at nagbunga ito ng bagong lahi. Maliliit na taong magpapatuloy sa kanyang nasimulan. Akala ng tusong higante, tapos na ang laban. Masayang-masaya siya sa kanyang paghahari. At kahit nariyan ang naghaharing higante, maliliit na tao pa rin ang nagpaunlad sa ating likas na yaman. Sila ang uring anak pawis na umusbong mula sa lupa. Sinong hindi matutuwa sa labis na biyaya? Kung may ginto sa ilalim ng lupa, may ginto rin sa ibabaw, ang ating lupain. Mayamang gubat at mayamang tubig. Sari-sari ang hayop at halaman. Malayang nagliliparan ang mga tutubi sa malinis at masuyong hangin. Napalilibutan ang kanyang kaharian ng mayaman at malawak na dagat. Bahagi ng katutubong kultura at siyensya ang alamat na ito. Ipinaliwanag ng sinaunang mga Pilipino kung paano nila ginagamit ang kalikasan. Ang mamamayan ang naglinang ng biyaya nito upang pagkunan ng pagkain, inumin, gamot, damit, tahanan at marami pang ibang pangangailangan. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong higante na dumating mula sa ibang lupain. Sinakop nila ang ating bansa. Ang maliliit na tao, pero gumamit ng dahas at panlilinlang ang mga dayuhang higante. Nakipagkunsabahan sa kanila ang tiwaling higante. Bagamat may pag-atras, hindi lubos na tumigil ang paglaban. Ang mamamayan ay patuloy na naghanda at nagpalakas. Sa kasaysayan, ang dahas at panlilinlang ng mga higante ay naging masama para sa tao at kalikasan. Inagawa ng maliliit na tao at sinaid ang ating likas na yaman. Hanggang ngayon, mayroon pa ring mga higanteng naghahari sa ating bayan. Iilan lamang sila na may hawak sa ating likas na yaman. Ano ang kanilang ginawa? Kinalbon ng mga higante ang ating mayaman at malawak na kagubatan.
Binutasan ang lupa para kunin ang ginto sa ilalim. Lumuluha na ang ating kabundukan. Parang matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Malawak ang ating lupang agrikultural. Pero bakit marami ang nagugutom? Iba kasi ang itinatanim ng mga higante. Export processing zones, dam, golf course, malalaking mall at iba pa. Lahat ito ay para sa pakinabang nila. Kung nagtatanim man sila ng pagkain, para pa rin ito sa pagbebenta sa labas ng bansa. Malawak at mayaman ang ating karagatan. Pero bakit kakaunti at iba ang nahuhuli? Sinasaid at dinudumihan kasi ito ng mga higante. Hitik ang ating gobyerno sa mga batas pangkalikasan. Kung may magandamang batas, hindi naman ito nasusunod. Pero mas maraming batas na butas. Mas maraming kontratang tagilid. Maunlad raw ang ating mga syudad. Pero bakit walang tunay na industriya na nagbibigay ng kabuhayan? Matataas ang mga gusali, pero bakit maraming walang matinong tahanan? Marami tayong ilog, pero bakit lason ang dumadaloy rito? Para lamang kasi sa iilan ang kaunlarang natatamasa ng mga higante. Mayaman ang ating kalikasan. Mayaman na rin ang mga higante. Bakit hindi nakikinabang ang mamamayan? Nabatid ng mga maliliit na tao na ang kaunlaran ay para lamang sa iilan. Na masasaid rin ang kalikasan na pinagmumula ng ating kabuhayan. Na ang mga tutubi na dating malusog at malaya ay maglalaho rin kung hindi ito maaagapan. Nagpasya ang maliliit na tao na magsama-samang muli bilang isang taong bayan. Namulat sila sa angking lakas mula sa nagkakaisang pagkilos, isang lumalaki at lumalakas na puwersang tataboy sa mga higanteng naghahari sa ating bayan. Matagal ang tunggalian ng mga higante at ng taong bayan. Mahaba pa ang tatahaking landas na puno ng hadlang. Marami pang pagkilos ang kinakailangan. Ikaw, paano ka makikisangkot sa ating laban?